one. Today I'm going to cook ampalaya or bitter melon. So our ingredients, eggs, just eggs and bitter melon, onion, garlic, and of course my secret magic syrup. I brought this from the Philippines. Okay, we're going to slice now the bitter melon. Lulutuan ko si David na vegetable. Kasi, ito lang yung, kukain siya ng vegetable at no meat. Ito yung pinakain niya. Natutunan niyang kainin kasi pinakain ko. I just told him, come on, try to taste this. This is yummy. My first time to cook ampalaya was in the Philippines when my father planted ampalaya in our backyard. And then, nagigilty ako kapag hindi ko lulutuin. Kasi marami siyang bunga. So, nagluto ako. At ang kinalabasan ay masarap naman. So, ayun. Lagi na akong nagluluto. At nagdadala din ako sa school. Baon. Pinabaon ko para sa lunch sa school. Kahapon, pumunta kami sa Chinese Asian store. At bumili kami na ito, ampalaya. Tapos, sobrang lamig. Sobrang lamig sa labas. 43 degrees. Sobrang lamig. Kaya itong lips ko, dito sa side, ito yung epekto na sobrang lamig dito. Nag-a-adjust pa ako. Ito yung... hindi kasi sanay sa yung malamig na lugar. Kaya, nagkaganyan. Hopefully, mawala na ito. Kasi, ay talaga ito, napaka-pangit. Sobrang lamig talaga sa labas. Ang suot ko kahapon, nag-long sleeve ako, tapos nag-jacket, at na-double pants. Kasi sobrang lamig. Sobrang lamig talaga. Can you imagine that? Na kahit may araw, mainit, may araw, tapos, and yet, it's very cold. Dahil sa hangin. 43 degrees. At by the way, kahapon, ay bumili ako na isang sakong bigas. Isang sako talaga. Kasi, na pumunta ako sa apartment ni Joy. Yun, ang binibili ni Joy, kaibigan ko, from Davao. Bumibili yung asawa niya para sa kanya. At, isang sako. Nakakatipid ka kung dadamihan mo, kaysa sa pakunti-kunti. At, nakabili din ako ng lumpia wrapper. So, nagawa ko ng lumpia. Kuha ko ng lumpia kasi, I like lumpia. Kuha ng lumpia. Kasi, dati, gumawa ko ng lumpia. Pero, ang lumpia wrapper ko ay hindi yung katulad sa atin, manipis at very crispy. Yung, sabi kasi ni David, yun yung hinahanap ko, pero pag nominalit ko na, told him na, hindi yun ang para sa lumpia. Para yung namin kasi namin, sobrang thick niya, at hindi ko gusto, at hindi ko tinuloy, nag-roll na ako ng 8, tapos, pinry ko, at nang magkain ako ng isa, hindi ko na gusto yung lasa. Tapon ko tuloy yung iba. Kasi, hindi ko gusto yung lasa. Finally, kahapon, nakahanap na talaga ako ng manipis na lumpia wrapper. Kasi sinabihan ako ni Joy na noon daw ako makakakita sa Chinese restaurant. Chinese supermarket. Kung saan, yun yung pinuntahan namin kahapon. Marami silang mga Asian products doon. Doon din ako nakabili ng mga pansit canton at saka sardines. Kapag kakain si David nito, hindi siya kakain with rice. Kakainin niya to with bread. Ilalagay ko ito sa sliced bread. At lalagyan ng cheese. At iluluto ko, ipa-fry ko sa butter. Yung kinakain niya na grilled cheese sandwich, sometimes I put in the middle egg. Sometimes fish. It depends what is available. At ngayon, nagluto ako ng bitter melon. Bitter melon kasi yung tawag nila dito sa ampalaya. Nagluto ako ng bitter melon, so ito yung gagamitin ko sa pagluto ng kanya breakfast. Always kasi late na kami magising. Ano oras na? 10:19 a.m. already here. And it is 12:19 na ng gabi dyan sa Pilipinas. Matutulog na kayo. Ang himbing-himbing na ng tulog nyo. Kasi magkabilang mundo tayo. Ang iyong agahan. Ay ang aking hapunan. Ay, magkabilang mundo. Magkabilang mundo talaga. Kabili din ako na saging. At magpiprito din ako ng saging. Ilalagay ko sa lumpia wrapper. Oh, kami kayo. Pero yung saging, ay hihintayin ko pa na maging
maluto kasi green green pa siya, hindi pa masyadong ripe. So maghintay muna ako ng mga ilang araw bago ko ito maluto. Nadala lang ako ng dalawang cellophane ng magic syrup. Kapag naubos yan, I don't know, maghanap na ako ng ibang seasoning or maybe hindi na ako maglalagay ng seasoning. But nakasanayan ko na kasi na yung kapag nagluluto ako na gumagamit ako ng magic syrup. Nakasanayan ko na talaga. By the way, last Monday, nakita kami ni Joy again at guess what? Nagluto kami ng mahablangka. You know yung palagi kapag nagluluto kami ng sobra. Last time sa Halloween, yung pansit namin na bami, sobrang dami. At yung iba, yung leftover ko, ay binigay ko sa office kasi may mga kakilala din ko doon. Hindi kami masyadong close, but nagka-usap na naman kami how many times. Then yung apartment manager, kakilala ko na rin kasi napakalaki yung utang na loob namin sa apartment manager sa apartment na to. Kasi nung si David ay nasa Pilipinas pa, siya yung nautusan ni David. Kasi wala kami ibang mahingian ng tulong. Kasi yung mail na galing sa National Visa Center at sa USCIS, pag-file namin ng visa, ay dito nila isinend ang letter. At paano namin yun makukuha na loan siya sa Pilipinas. So, we asked paperwork from Yvonne. Siya yung apartment manager dito na. I-forward sa amin yung letter from the NBC. Para malaman namin kung ano bang nila naman. Kagaya nung nagka-RFA kami. Ang hirap kasi dito yun, i-mail ng USCIS. So, hindi kami makaka-process kapag hindi sinend yung document sa amin. Yung ilalagay natin itlog pala ay apat. Gusto kasi ni David maraming itlog. Tapos kung slice to, ay kumutan ko muna ng, lalagyan ko ng asin para mawala yung pait, para hindi na masyadong mapait or bitter. Lalagyan ko ng asin at ikukumot ko siya at iwawash ko ng 2 times. Napakahirap kung hindi kayo magkatulad ng kakainin. Kasi magbibili ako ng mga pagkain, ng mga karne, ako na yung kakain. Kaya na ayaw ko na bibili ng sobra kasi nasasayang, natatapon lang. Kapag magluluto ako, naiisip ko nga kapag malapit lang sana, maibibigay ko sana sa kapitbahay kasi nung nandun pa kami sa Pilipinas, any leftover, I'm going to give it to our neighbor because my bahay din na malapit sa bahay namin, yung neighbor namin, na marami din sila anak. Tapos, sayang naman kung hindi mo ibigay kasi sobra. So, ibibigay ko. But here, wala akong mabibigyan. Kapag mayroon akong mga sobra. Kagaya ng mahablangka. Ang dami-dami pa dyan sa refrigerator. At hindi ko makakain yan lahat kasi ang dami. At si Joy naman, mayroon siyang leftover also. Kaya sa susunod, hindi na kami sa gagawa ng sobra. Kasi palagi kami gumagaw. Hindi na damihan kasi namin. Kala namin, marami makakain namin. Pero kapag naluto na, hindi mo, maliit lang yung makakain mo. At busog ka na. I'm peeling the onions now. I mean the garlic. Okay. So, kukumutan ko muna ng asin yung ampalaya. So, lalagyan natin ng asin yung ating ampalaya at lalagyan natin ng tubig at kukumut ko para mawala yung isi-squeeze ko para mawala yung bitterness. Okay, so, dinadagan ko ng isang itlog, so to make it 5. Para, marami kasi yung nang-slice ko na yung ampalaya. So, dinadagan ko ng isa pang itlog para masarap siya. Ilalagay ko ang magic syrup. Isa lang yung ilalagay ko. Isa lang. Magic syrup. Tapos, luin natin.
Olive food oil na sa ating okay, mainit na. So, ilalagay na natin ang sibuyas at garlic. Si David, ayun, naminis na niya to. Kaya kahapon, I told him that we will buy bitter melon para makakain na naman siya. Kasi patagal naman na maubos niya ang isang batch ng bitter melon. Kasi sa ilalagay lang sa ano, sa gitna ng sandwich niya. So, patagal na ubos. Kaya kain din ito. Ibisa muna natin siya. Kulang na ito lang din para sa cover namin. Manamin. At subukan na natin para ma-design na sa ibabaw. One day, nag-uusap kami ni David. I told him that sorry that your wife can don't know how to cook a lot of kind. I mean, yung iba nga kasi klase mga putahe. I'm sorry that you have a wife that just keep making sandwich. I told him that I am gonna try to learn how to cook and maybe one day I can cook vegetables, stir fry vegetables for him. Nanonood na kasi ako sa panlasang Pinoy. Kung papaano din magluto. Kasi, pag may asawa ka na, dapat mo paglutuan siya. Ang mga pagkain. Kasi, kasama yan sa pagiging wife natin. Nilagay ko na yung egg. Pero very limited lang kasi yung mga natutunan ko. Mostly sa mga natutunan kong mga luto ay may mga karne. Pero, siya, hindi naman siya kumakain ng karne. That is why it is hard for me to cook for him because hindi kami magkatulad na kinakain. Kung kakain lang siya ng kumba, kung kakain lang siya ng adobo, ay, kaya ko yun. Yun yung mga, like, the best for me. Marunong talaga ako. Alam ko na marunong ako. Pero, hindi naman siya kumakain ng mga ganun. Kaya, kailangan pagkutuan ko siya ng at least man lang, bitter melon. Masarap naman siya. Masarap at healthy pa. Masarap at healthy. Minsan sinasabi niya sa akin na what if babalik daw siya sa pagkain niya ng mga meat like chicken, pork, but I just told him I don't think so, it's a good idea. Kasi before, no, hindi pa siya naging vegetarian, kapag makain siya ng mga karne, ay madami siyang kinakain. So, kapag babalik siyang kumain na meat again, maybe he's gonna get fat again. Which is, ayaw niya. Kaya nga, pumupunta talaga siya sa gym. Yung difference kapag ang asawa mo ay iba ang lahi, very particular sila sa pag-i-exercise. Nag-i-exercise talaga sila. Para din healthy. Para live longer. Pero sa Pilipinas, yung mga tao doon, ay hindi masyadong nag-i-exercise. I mean, nag-i-exercise naman, hindi pa, pero yung mga like mga yung mga retired na yung mga edad na hindi na masyadong nag-exercise. Pero dito pinipili talaga nila na gawin yung pag-exercise ay tiring. Gonna get up, get dressed, go to the gym, but you really need to do it. Nandit na itong maluto, pagkayangan natin. Ganyan. Luto na to. Luto na. So, finish na. Okay.
Tapos, maluluto na naman ako ng so hot. Dito na lang ako maluluto. So, gagawa na ako ng sandwich. Okay, so, lalagyan ko na lang cheese. Lagyan ko ng cheese. Tapos, lagay ko dito. Ito. Tapos, lagay natin dito. Yung bitter melon. Sa gitna. Ito yung gusto niya. Kaya, matagal din, maubos yung buto ko. Kasi hindi naman masyado. Madami. Yan. Lumog ko lang ito kasi mainit pa. Okay. At, lalagay natin yung butter. Lagay natin yung butter dito. Tapos, ito. Then, ipa-fry natin ito sa butter. So, ito na yung breakfast niya. This is his breakfast. Grilled cheese sandwich with bitter melon in the middle. So, lalagay na natin dito kasi mainit na. So, ganyan. Ganyan. Okay natin. At, we'll make sure na hindi masusunog kasi hindi gusto yung sunog. Yung brownish lang. Brownish. One day, nagluto ako ng grilled cheese sandwich. Oh, yung ganito lang brown. Nagluto ako. Munti ka na masunog yung sandwich. Tapos ayaw niya yung sunog. Tapos, bansay naman. Okay, makapit na ito yung breakfast niya. Kinakain niya. At, makain naman siya ng mga maraming prutas like grapes, apple, oranges. Honey, your breakfast is ready. Oh, it's okay. It's brownish. Okay, I'm gonna give it to David. Okay, kain tayo. Kain, rice and ampalaya. Okay, bye-bye. Kain mo na ako.